wala yung parang pinaka-product niya, tsaka yung parang pinaka-parang tubig niya. So ngayon, i-shake mo lang siya. With maingay na umulit. With the twist. Ako na ngayon is independent beauty consultant and Mary Kay Philippines. Ayan. So ang topic ko today is ang aming Mary Kay Makeup Eye Remover. So ito siya. Ayan. So may kita mo naman ako lahat ng kami kasi hindi siya ginagamit. So ano nga ba ang Mary Kay Eye Makeup Remover? Ayan, kumakahula naman po ang aso ng kapit kahay. Opo. So, yun, pumilit kasi. So, ang makeup remover namin, ang maganda rito is oily siya. So, maganda to sa mga sensitive eyes. Ako kasi sensitive eyes kasi ko. So, parang konting yung eye makeup remover ko dati na ginagamit is kakaroon ako ng parang makatis sa mata pag pinatagal mo yung mga eyeliner mo na ginagamit or mga waterproof mascara mo na ginagamit. So, mahihirapan ka talaga ng mga pakanggan. So, papakita ko sa inyo kung ano ba ang gamit niya. So, watch this. So, ngayon, dito na ako magtatanggal kung paano ba ang gawin niya. So, kasi, ang gagawin mo muna, isushake mo muna siya kasi mag-iwala yung parang pinaka-product niya sa kayong parang pinaka-product. Shake mo lang siya. With maingay na aso. Opo. So, konti lang naman ang ilalagay mo. Yung alam mo na basa na yung cotton na cotton pad mo or cotton ball mo. So, ngayon, stop ka na lang po talaga eh. So, pag gano'n niya ha, ang itura ng ano niya ito, kaya ito lang siya. So, ilalagay mo na ito. Hindi mo masyadong ibibihinan yung sa mata mo. Kailangan ganyan mo lang siya, i-ano mo lang siya, i-glide mo lang siya ng konti. Tapos, tanggal na pa ganyan. So, see? Tanggal siya. So, ngayon, ang nararamdaman ko sa eye makeup remover na to, hindi makati yung mata ko. Promise. Hindi siya yung parang nai-irritate yung mata ko. See? Tanggal siya agad. So, ngayon, mag-try tayo na baby oil. Baby oil na meron ako rito sa bahay. So, isushake ko din siya. Kukuha rin ako ng cotton pad. I-ano ko kung matatagal din ba siya agad. Like, no, ating eye makeup. Makeup remover na meron. So, ngayon, basa na ang ating cotton pad. Ilalay ko rin sa aking mata. Like, kung ginagawa ko sa makeup remover. So, yeah, see? Ang konti na lang kukuha niya compared to this, na sobrang ang dami na. Tapos, kapag ginag-light ko sa mata ko, parang ang gas pa kasi sumasama yung oil, tapos yung parang cotton pad mismo. Ayan o, nakikita niyo ba? Nakumangat na siya. Tapos medyo naiiyak na ako, guys. So, ngayon, so the rescue na yung aking ginamit na siya. So, kita mo to. Isang glide lang. Okay na. Compared to this, so, parang ako tiyan lang kuha niya compared dito sa remover ng Mary Kay. So, ngayon, ito, pwede mo gamitin yung kabilang side. Ilalagay mo lang siya. Yung iba kasi ang ginagawa, so, para hindi sayang yung mismo makeup remover, ginagawa nila, pinapahira nila yung buong mukha nila. So, parang ganito. So, ngayon, kumuha na lang ulit ako ng bagong cotton pad. Para mas makita nyo na yung effect niya talaga is ang ganda. Talagang natatanggal niya lahat. Tsaka, ito lang yata yung eye makeup remover na gusto ko kasi hindi nag-i-irritate yung mukha ko. Kasi, yung ibang eye makeup remover, sobrang struggle sa akin na magtanggal ng ang makeup sa mata, lalo na kung yung gamit mo is waterproof mascara. Sobrang hirap niya tanggalin. So, ngayon, may nakikita pa kayong mga eyeliner siya. Kuha ka lang ng cotton ball. May cotton ball or kaya cotton bags. Ilalagay mo lang sa tip ng ating makeup remover.
konti na lang yung mga nakikita mga excess na ano. See? Tatanggal niya agad. So, ganun na kasi eh. So, ngayon, dahil gumamit ka ng makeup remover, hindi na po pwede na hindi ka na maghilamos, no? Tinatanggal lang niya yung mga ibang excess, pero mas maganda pa rin mag-cleanser ka after mo mag-remover. So, yun lang guys. Thank you for watching. Kung gusto nyo bumili or gusto nyo pong malaman ng mga beauty products ni Mary Kay at saka skincare products ni Mary Kay, pwede nyo po akong i-PM or kontakin. Kung meron naman po kayong mga Mary Kay consultant, okay lang din po. Mas maganda po mag-asa na po kayo sa kanila. Yun po. Thank you guys. And, bye!